This episode is brought to you by Leo Bato and Associates, ang realtor na pato. Pag-usapan natin mamaya yan, ha? Yung artist. Ngayon na natin pag-usapan. Pwede natin pag-usapan. Eh, yun. Inintroduce mo pa ako. Eh. Oh, sige, sige. Okay. Ano ulit yan? So, si Jonard, guys, legitimate singer. Like, pag kumanta, umupo ka na. May ganon. Salamat. Okay? Salamat. And, as a legitimate singer, you, paano ko ba sasabihin? Pwede kang makitang may angas, may dating, but you've never ever bragged about it. The singing part. But when it comes out, boom, talagang... Thank you. Talagang umupo na kayo. Ganun yung dating. Salamat. Di ba? Parang sabi mo sa akin, magaling ako kumanta. Parang, yeah, right, whatever. Pero, but yun ang nakita ko siya. And there is that giving heart in you that attracted me to you as a person. Because sabi ko, oh my God, napaka-thoughtful nitong taong to. Meron kang may pagmamalaki sa buhay mo. You've been through a lot sa Philippines at saka sa America. I'd like you to share that story because I'd like you to inspire other people who are going to experience trials. Meron ka rin moments of being humble about spreading your wings and thinking you can fly this high only to fall this hard and all that stuff. So tell me, saan natin sisimulan? I think yung 14K muna. 14K tayo. So yun, sumali ako ng 14. How old were you? I was 9. So, kikwento mo sa akin, pati yung ginawa ng daddy mo, push. Ano? Alam mo pala yun, no? Sasha, may pahiyakin tayo. hindi naman ako yun. Okay, then. Ano na yun, eh. Daddy, love na shout lang out. Ko si Papa. I know. Okay. Si Papa kasi number one fan ko yan. Yeah. Siya yung talagang tao na, talagang tipo na nakita niya yung kakayahan ko bilang isang mga awit. Tapos nakita niya yung potential na okay. At 9 or at 8? At 9. Okay. So, galing ako nun sa Cebu. Mm. Okay. Tumira kami sa Cebu ng 2 taon. Paglipat namin dito, 9 years old na ako. Tapos may nakita, dito meaning Manila? Sa Manila. Ay, okay. Sa Manila pala. Paglipat namin sa Manila, 9 years old na ako. Tapos sa nabasa ng nanay ko na merong audition ng 14K. Right. Tapos nag-audition ako, nakapasok ako. Is 14K after Smoky Mountain? Like, ginawa na ba ni Ryan ng Smoky Mountain and then he was doing 14K or sabay yan? I honestly don't know the history. Okay. Pero when I joined, I was already the third batch. Okay. There was a first batch na kasama si Jeffrey Hidalgo. Oh, and then he graduated and he went to Smoky Mountain. But I think Smoky Mountain was traveling all over the world na at that time. Eh. Got it. Tapos when I joined, yung 14K, 1989, bumalik yata yung Smoky Mountain sa Pilipinas. Tapos pagbalik nila sa Pilipinas, sunod-sunod yung sikat na kanta nila. Yes. Nagsimula sa Kailan, tapos nagkaroon ng Paraiso. Right. Lahat yan, Can This Be Love, yung first album nila. Tapos nagkaroon ng concert ngayon, yung Smoky Mountain sa Araneta. Yes. Since pares yung manager, kami Front act. Nag-front act. Uh-huh. Actually, kasali rin kami dun sa gitna ng show. Kapag may kailangan ng bata, nandun kami, nakaupo. So, dun yung nagsimula talaga yung professional na pagkanta ko na binabayaran ako. Yes. So, when I was 9 years old, we were getting paid. There was like, I think, 11 of us, no? Tapos, dun na binabayaran ako. Enjoy na enjoy ako nun. Tapos, after nun, nung nag-graduate ako, pumasok agad ako ng teatro sa Pilipinas. Okay, wait. Mm. So, from 14K, when you say graduate, Nag-age out na ako. Oo. Kasi nung 9 years old ako, maliit ako eh. Hindi alam ng mga tao, 6'8 ako eh. Pero nung 9 years old, napakaliit ko. Okay. Tapos hindi ako tumangkad until umabot ako ng mga 13. Tuli talaga. Pag 12 yun, pagdating mo, diretso yan. Yeah. Tapos nung tumangkad ako, bumaba na rin yung boses ko. Doon mo na naririnig na medyo nandun ako sa stage na ay hindi ko na kayang kantahin. Ano feeling ng ganun? Okay lang, kasi alam ko mangyayari yun. Kasi eh. Nangyari na rin kay Jeffrey Hidalgo yun eh, di ba? Oo. Yung kinata niya yung Can This Be Love, di ba? Taas-taas ng boses niya. Tapos biglang... Yeah, pero ang pagkakaiba namin ni Jeffrey, meron siyang Can This Be Love na sikat na kanta. Okay. Kaya mapapansin mo, ay nagbabago na boses niya. Pero ako, wala naman akong sikat na kanta. Right. So,
alam mo yun, wala namang pakialam yung tao na nagbago yung boses ko. Pero sa akin lang, kinakanta ko noon, One Moment in Time, mga Whitney Houston. Ang dami ko nakanta mga pambabae noon. Tapos nung nagbago yung boses ko, napunta ako sa Lead Me Lord. Naging Basil Valdez ako kasi hindi masyadong mababa. Tapos hanggang sa bumaba yung boses ko. Ang problema sa akin, ang taas ng boses ko nung bata ako, pero nung pumunta ako sa puberty stage, akala ko talaga na yung range ko as an adult magiging mataas din. Pero hindi eh. Ano ka ngayon, baritone, tenor? Parang baritone ako eh. Tapos pinipilit ko maging tenor, pero hindi talaga eh. Nagfa-falseto na ako. So yun. So yun, yung simula na nine ako, tapos bayaran na ako, tapos nag-graduate ako, nag-age out ako, meron ako nakitang different avenue. Yun nga yung teatro.